Hello to you, welcome to my channel. It's me again, Miss Bing. Ayan, so for today's video, ayan, I wanna share to you how I attach trailing plants in cuckoo pool. Ayan, as you can see, I have one varieties here, which is variegated photos. Ayan, so let's start. So ayan mga loves, as you can see, ayan, meron tayo dito ng variegated photos na nakalagay na sa cuckoo pool. Ayan, so for today's video, ayan, so i-share ko sa inyo kung paano ba ako mag-attach ng trailing photos dito sa cuckoo pool. Ayan, so first, we need cuckoo pool. Ayan, so ito, DIY cuckoo pool yung ginawa ko dito. Ayan, so take note, so kailangan ang ating cuckoo pool ay nakalagay sa PVC. Ayan, so para long lasting yung ating cuckoo pool. Ayan, hindi ka agad siya nabubulok. Ayan, so then next, kailangan natin ng big pot. Ayan, so plastic pot yung gagamitin natin ngayon. So take note, kailangan may butas para maging well drain yung ating halaman. Ayan, so then next, so kailangan natin ng pantali. Ayan, so I choose this nylon cable tie. Ayan, so para sa akin best ito na pangtali sa ating mga trailing plant. Then next, yung kailangan natin ay syempre yung ating shovel. Ayan, so panghukay ng lupa. Ayan, and the next one is yung ating soil. Ayan, so ito ay nabili ko sa isang garden shop, which is loam soil. So for sure naman na complete package na yung ating soil. So next, so gagamit tayo dito ng charcoal or oiling. So ito yung magsisilbing well drain yung ating halaman. Ayan, so syempre para safe yung ating halaman sa mga insects once na nilagyan natin. And of course, para mas lalong maging maganda at mas lalong maging mataba pa yung mga lupa natin sa ating halaman. So, syempre, para ma-achieve yung ganitong halaman, so kailangan natin ng trailing plant, which is yung ating variegated photos. Ayan. So, ayan mga love. So, as you can see, ayan. So, napakahaba na ng mga trailing photos natin dito. Ayan. So, mga 3 months old na tong ating photos. Ayan. So, galing ito sa isang dahon lang ng photos. So, ayan, tinanim ko siya dyan. So ngayon, pero ang haba na. So tara, let's start na tayo kung paano natin gawin yung ating trailing photos na ilalagay sa cuckoo pool. Ayan. So take note. Ayan. So unang gagawin natin, mag-a-add or maglalagay tayo ng uling or charcoal sa paso. Ayan. Para ito yung magsisilbing well drain ng ating halaman. Ayan. So at least mga 4 na scope. Ayan. So, ayan. Ayan. So, ayan mga love. So, ilagay muna natin sa baba yung ating charcoal. Ayan. So, gagamitin na or ibubuhos na natin yung ating loam soil sa ating pot. Ayan. So, at least mga 3/4 yung pakakalagay natin ng ating soil. Ayan. So, after nyan, ayan. So, gagamit na tayo dito ng shovel. Ayan. So, itutusok natin sa pinakagitna para ito yung magsilbing butas na para doon natin itutusok yung ating cuckoo pool. Ayan. So, ganyan. Ayan. So, after natin maayos yung cuckoo pool, ayan. So, ang gagawin natin, ayan. So, ayan mga love. So, didiinan lang natin yung lupa. Ayan. Para maging siksik yung lupa doon mismo sa pinakapuno ng ating cuckoo pool. Ayan. So, dagdagan ulit natin ng lupa. Ayan, dahil nagastak natin kanina. So, ulit. Diin na natin ulit. Ayan. So, ayan, stable na yung ating cuckoo pool. So, ayan, itabi muna natin to
So ayan mga love, so it's time para i-upload natin yung ating mga trailing plants, which is yung ating photos, ayan. So ayan mga love, so bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ayan. So please support my YouTube channel. So pakipindot na po ang subscribe button dyan sa bandang kanan, ayan. So and don't forget to hit the notification bell and select all para lagi kang updated sa mga susunod pang video i-upload. Ayan mga love, so plantita naman tayo ngayon. So ayan, as you can see mga love, so na-upload na natin yung ating photos, ayan. So as you can see, ang daming mga roots, ayan. So ayan mga love, so i-arrange muna natin dito yung ating mga plants, ayan. So syempre gagamit tayo ng shovel, ayan. So huhukayin natin yung lupa kung which is kung saan natin itatanim, ayan. So itong isa naman dito naman sa kabilang bahagi. So ayan, so maglalagay tayo ulit ng lupa, ayan, para matakpan ng pinakapuno ng ating plants, ayan. Ayan, para maging stable na yung pakakalagay natin, hindi na siya magalaw, kasi mayroon pang susunod na ilalagay tayo. So ayan, ilagay natin dito, ayan. So, yung last na plants, so ilalagay din natin dito sa kabila, ayan. So, take note, kailangan may social distancing din yung ating mga plants na itinatanim para mas maging maganda ang tubo ng mga halaman natin, ayan. So, ayan, add ulit tayo ng lupa para maging totally covered na yung ating mga plants na tinanim. Anyway, to all my subscribers, thank you po sa support niyo po sa aking YouTube channel, ayan. So, I hope po na tuloy-tuloy niyo po akong supportahan sa aking channel, ayan. So, don't forget to share. So, ayan mga love, so ipapaikot na natin yung ating halaman. So, bandang kanan muna tayo. So, ayan, ikotin natin. Then, ikot. Ayan. Then, ikot ulit. Ayan. So, take note, dapat pantay-pantay yung paikot natin ng mga vines ng ating halaman. Ayan. So, and syempre, kailangan magaan lang yung pagkakahawak natin sa ating plants para maiwasan na hindi ma-damage yung plants natin. So, ayan na. Narating na natin yung pinakadulo ng ating plants. So, it's time na patalian na natin to. So, gagamit tayo dito ng nylon cable ties. Ayan. So, ayan, charan. So, tapos na tayo. So, kanina, bandang kanan tayo, nagsimula. So, ngayon naman, bandang kaliwa naman tayo para maging alternate yung pakakalagay natin ng mga trailing plants natin. Ayan. Ikot lang natin dito. Ayan. So, pag narating na yung pinakadulo ng plants natin, ayan. So, it's time naman para talian natin siya. Ayan. So, take note sa pagtatali ng halaman natin. So, dapat yung sakto lang. Ayan. So, huwag masyadong mahigpit. So, ayan. Yung pangatlo natin na halaman, papaikot ulit natin sa bandang kanan naman. Ayan. So, salit-salitan lang sila para mas lalong maging maganda yung pagkaka-arrange natin ng ating trailing plants. Ayan. So, ilalagay natin yung pinaka-vines niya dun sa pagitan ng mga vines na pinaikot natin kanina. Ayan. So, it's time naman para talian muna natin ulit siya. So, siya nga pala. So, kung wala ka yung nylon cable tie, so, ayan. Kung anong available na pantali dyan sa bahay ninyo, ayan. So, pili na po natin gamitin yan. Yung pinaka-last na plants, ayan. So, bandang left na naman. So, ayan. So, maiksi lang tong halaman na papaikot natin. So, syempre, kahit maiksi yan, ayan. Tatalian pa rin natin.
ayan mga loves, tapos na tayo. Ayan, so it's time para i-check natin yung ating playlist natin. Ayan, so check natin kung may mga naisip na dahon. Ayan, so ayusin natin yung mga dahon ng ating photos. So ayan mga loves, so kung nagustuhan mo tong video ko na to, ayan, so please paki-like naman, and syempre mag-iwan ka dyan ng mark sa comment box na napanood mo to. Ayan, ayan mga loves, so tapos na tayo. So don't forget na dapat didiligan po natin, ayan siya. So ang gagamitin natin na pandilig, which is yung ating tubig ulan. So kung wala naman po kayong tubig ulan, ayan, yung tap water po, kailangan pasingaway natin. Ayan, at least magdamag natin papasingawin. Ayan, para mawala yung chlorine sa tubig. Ayan, so ayan, tapos na tayo. So ayan, so dadalhin na natin to sa mini greenhouse recovery area natin. Ayan, so para dun maging totally recover yung ating bagong tanim at ayos na photos. Ayan. So, tara, dali na natin muna to. And so, napaka-importante po na mayroon tayong recovery area, lalo na sa mga bagong tanim natin, mga plants. So, ayan. Papasyal ko po kayo dito sa aking mini greenhouse recovery area. As you can see, ayan. So, ayan po yung mga bagong tanim na photos. Ayan. Note mga loves, so abang nandyan sa recovery area yung mga bagong tanim natin, mga plants, ayan. So, konti-konti lang yung tubig na ididilig natin hanggat hindi naging totally stable yung mga roots ng ating mga bagong tanim na halaman. And syempre, ayan, so wiwisik or isprihan din natin ng tubig yung mga dahon ng ating mga plants para maiwasan na maging dehydrated yung ating mga leaves ng ating mga halaman. Lalo na kung napakainit ng panahon. So, ayan mga loves. So, ang ganda ng ating mga tinanim at inayos na mga photos na nakalagay sa kukupol. Ayan. So, best pang display ito sa ating mga garden. And syempre, pwede rin itong ilagay natin sa ating kwarto or sa ating sala. Ayan. So, take note na ang photos ay isa rin tong sa mga air purifying na kailangan natin sa loob ng bahay. And syempre, isa rin ito sa mga lucky plants na halaman. Ayan, so... So, ayan mga loves, thank you for watching. I hope po na nag-enjoy kayo. And sa mga beginners po, I hope po na at least meron po kayong natutunan sa aking shinare po sa video na to. Ayan. So, kung baguhan ka po sa aking channel, ayan. So, hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please support my channel. Paki-subscribe naman po. Ayan. And don't forget to hit the notification bell and select all para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video i-upload. And don't forget to like and comment na rin para ma-notified ko po kayo. God bless po. Lagi po kayong mag-iingat. See you next video. Happy planting!